back to our channel. So guys, alam ko na-miss nyo ako at na-miss nyo rin ang setup natin na ganito. And finally today, I'm very excited to share with you, upgraded na ang oven ko. I have a new convection oven. Medyo matagal-tagal na itong dumating. Like, a month ago, pero ngayon ko lang ma-film. So finally, excited ako talaga. Obviously, nakita niyo naman yung brand natin. Padala ni Taf Mama. Yung ngiti ko hanggang dito. Wow! So guys, ang sabi dito, it's a 4-in-1 convection oven, rotisserie toaster with electric hot plate. Ito yung electric hot plate. So, pwede pa bang magluto dyan? Ayan. So, it's a 40-liter capacity. Oh, ayun, laki. Kita niyo ba? Oh, diba? Ang laki. Upgraded ang version ng ating oven. Alam niyo bang na-miss kong mag- kitchen, mag-cook sa kitchen, mag-baking, matagal-tagal din na-stop kasi nga na-busy si Mami Heidi sa halaman. At medyo nagkasakit tayo, sobrahan ng pagod, plus, di ba, masama ang panahon, medyo nag-uulan, daming inaasikaso. Yes, so ito na siya. I-figure out natin guys, kasi nung dumating to, in IG story ko lang, hindi ko pa talaga siya na-open. Eto, ang laki na ng plate natin. Where? Okay. Ano ba ito? Para saan ba ito? Ah, rotisserie. Kunyari, mag-grill tayo ng chicken. Oh. Pero today, hindi natin siya gagamitin. Hindi pa tayo mag-grill. And then, this one naman. Ah, okay. Yun lang yun. Yun lang yun. Kunyari, cookies, di ba? So, ito yung mga ibang accessories na hindi pa naman natin gagamitin ngayon. So, some other time. This one, ito ang ating timer. So, meron siyang 60 minutes timer. And then, heater. Tapos, isiset mo yung ano ba talaga yung temperature na gusto mo. And then, yung pinakataas, ito naman yung para sa hot plate. Di ba? Ang nice. And it's so big. Thank you sa Taf Mama for sending this, guys. Ang ganda at ang laki. Yung mga features niya, 500 to 1,500 watts power selection hot plate, 7 stages heating and function, select switch, 40 liters yung capacity, cool touch plastic and stainless steel handle. Ito, hindi umiinit. 60 minutes yung timer with bell ring, so tumutunog siya pag natapos na. And then 100 to 250 centigrade thermostat control, 4 stages hot plate function, select switch. Meron siyang non-stick coating cavity. Ayan. 4-in-1 convection oven, guys. Rotisserie, toaster, and electric hot plate. Okay, ready to use. Siyempre, dahil meron tayong oven, alangan naman, titingnan lang natin siya na ganyan. Siyempre, magbe-bake ako. Inspired by Mary Grace cheese rolls, kaya gagawa ako ngayon ng cheese rolls. For today, I'm going to use itong Happy Greens ng URC, yung kanilang all-purpose flour. Marami kasi silang pinadalang mga flours, so gamitin natin. Na-miss ko to. Na-miss ko mag-bake. Ako, hindi kaya nila na-miss. Hindi ka na-miss, Ben. Hindi tinatanong. So, bye. Hindi kailangan ng presence mo dito, Bessie. Okay, so guys, ito, I need 3.5 cups of all-purpose flour. 1, 2, 3. Wow, marami ha. Marami-rami kasi may bisita tayo eh. Kaya kailangan medyo marami din. 3.5. I need 1/4 cup of granulated sugar. 1 teaspoon ng salt. Up. Nako, sumobra tayo doon. May nahulog eh, kaya babawasan ko guys. Okay. Yes. Kailangan ko din lagyan siya ng 1 tablespoon ng instant yeast. Na ito pa yung dati nating ginamit. Nakalagay lang siya sa ref. Okay.
And then, simply lang, mix all together yung ating mga dry ingredients. Yay! Namiss ko mag-mix, mag-bake. Ay! Ang galing! Wala kasi si Mami hiding ano eh. Apron. First time ko lang tong gagawin. First time ko in-unbox. First time tayong mag-bake ng cheese rolls. So, wala tayong practice. Tingnan natin kung ano magiging output. Tapos, later on na lang, pwede naman natin i-improve pag inulit natin. Mix na siya all together. And then, ngayon, lalagay natin yung ating milk. Which, pinainit ko siya kanina. Warm milk. Pasensya na. I'm using my brand new, ano to eh, crepe pan. So, ito lagay natin. Yay! And then, lalagay ko na yung egg. Dalawang egg. Okay. And then let's just mix them all together. Yan. Hindi na ako gagamit guys ng mixer, ng electric mixer. Kakamay ko na lang. So objective ko guys, magaya natin. Kung hindi man natin gayang-gaya, at least medyo-medyo cheese rolls tayo ni ano, ni Mary Grace. Sorry naman kung mali ang sistema ni Mami Heidi. Oh, matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nakapag-bake, kaya nakalimutan ko na. I think sa susunod dapat meron tayong wood na spatula para hindi siya na nabe-bend. So we're done mixing it. Ngayon, kailangan na natin siyang i-knead. So, meantime, ang aking silicone baking mat. Diba, may pagano ng atin yung. Ito, nabili ko to sa Lazada. So, kayong mga nag-start mag-baking at gusto nyo magkaroon ng mga baking materials or tools, marami nito sa Lazada. Link ko lang dyan below ang aking item. Okay, so here, ayan na siya. Ganun. We need flour para lang hindi siya masyadong didikit. So, magtinindihan tayo ng mga flour dito sa tabi-tabi. Konti-konti lang naman. Ito ang exercise ng mga braso. Ang liit pa naman ng mga braso ko, guys. Grabe. Aba! True to its promise, hindi siya nag-move, guys. Ha? Kasi nakapansin nyo. So, ayan. Nag-move na ako, pero hindi siya nag-move ang ating mat. Kumbaga, kapit siya sa table, naka-stick siya. Nice! I love it! Mura lang to guys, mga 100 something. Parang si Mami Heidi eh, hindi pa nagtanang halian. Walang energy. So we have to knead this guys for like 10 minutes. And then after, i-rest natin siya for like an hour para mag-rise siya. Dumoble ang kanyang size, and then from then, proceed na tayo. Yun lang ang mga mahihirap guys sa paggawa ng ano eh, ng bread. Alam niyo yun, parang mas mabuti pang bumili ka na sa tindahan. Kasi yung waiting time, matagal siya gawin. Merong parang curing time, di ba? Kailangan mo pa siyang pa-rise. Ilang beses magra-rise to eh, 2 beses. In fairness, ha? Hindi na rin dumudulas, diba? So guys, makikita nyo meron tayo ditong mga parang diagram, ano? Kasi kung gagawa ka ng pizza, kung may kinukuha kang mga sizes, ganyan. Tapos dito rin sa kabila, meron din. Kuha rin naman ito pang mga empanada. Ayan. Hi guys! Charot, akala mo sexy, diretso lang po. Pero ang cute ng outfit ko today. Lazada! Charot! Ano? Panggulo lang eh. Okay, ano ginagawa mo? Ito ka naman, taga naman ng baker natin. Kahapon pa yun ah. Anong kahapon? Oh, yan, malapit na. Kasi kailangan mga 10 minutes yung kneading eh. Ay! Ang sexy ng atin mo! Hindi nga. Promise me. Oh, ang ganda mo dyan. Ito mukha ka matangkad. Ayun, ganda. Hindi, okay na talaga to. Oo, okay na yun. Ganda. Yung nanay mong ano, sinusuportahan ka lang, kahit hindi niya masyadong nakikita, malabo pala yung mata. Oo, nak, ganda mo, nak. Ganda talaga. Siyempre, wala naman akong choice, eh. Hindi naman pwede, ano, pulaan.
Diba? Ang pangit mo! Oh, diba? Ang hirap pala pag di ka sexy, no? Minsan di ka confident magsuot ng mga damit. So, totoo lang. Hindi kasi natin lahi yun. Lahi lang namin kasi guys maganda. Hindi sa... Ano ba? Chikarot lang ko lang yun. Ano ba? After yan, anong gagawin mo? Well, I have to rest it. O, kunin mo na yung bowl ko. Saan? Aba, nasa likod mo lang. Lagyan mo ng konting oil para may naman maitulong ka. Punta-punta ka lang dito. Wala ka namang ano. Okay na yun, tiyo. Tama na. Okay, guys. So, here we go. Ah! So, kailangan lang natin. Dami namang oil! Ginawa mo! We are to wait for an hour para mag-doble ang size niya. One hour later. So I'm back after an hour. Ito na ang ating dough. Nag-doble-doble na siya. Ayan. And also, nag-slice na ako ng cheese para ito yung filling natin sa ating cheese rolls. Ayan. Tada! Diba? Excited na ako sa lasa, guys. Tamang-tama, it's merienda time. 3 o'clock na. So, ito siya. Hatiin ko lang siya into... Tatansyahin ko na lang, guys. Okay. Dalagdagan na lang natin yung iba na hindi pantay. Lugin lang natin. Parang ang laki. Ayan mo, tingnan nyo. Parang ang lalaki ng aking cheese roll. I love my mat, ha, ng aking baking mat. It's nice. At least may sapin, di ba? Sa susunod, gagamitin ko na yung binili kong weighing scale. Wala pa lang kasi siyang, ano eh, battery. Pero gagamitin ko na siya sa susunod. Tabi ko muna ito dyan. At dapat, syempre, may takip. Kasi para hindi siya magamitan. In the meantime, ang gagawin natin, ipa-flat natin to. Pagin natin ng cheese. Ganyan lang, guys. Tapos, balutin. Yan. So, we have our first cheese rolls. Tadam. Parang feeling ko ang aking shape pang Spanish bread. So, natapos ko na yung first natin na half. Pinapares ko lang siya. Tapos, isasalang na natin siya sa oven. So, meantime, gagawin ko muna yung ating second half. It's like this. Kukuha ka lang yan, lalaparin mo. Wala kasi hindi ko makita yung nabili nating rolling pin eh. Kaya, ganyan lang. Ganyan? Yes, parang ginaganan mo lang siya. Sana kasing lasa yun ng Mary Grace, ha? Ay, oo. Papalunin ng Mary Grace, no? Mary Grace is shaking. Char. So, na-roll ko na siya. Pinapa-settle lang natin siya. And then, painitin na natin ang ating oven. Okay. So, isiset ko lang siya into 40 minutes. Pagkatapos, dito siya sa temperature naman na 180. Yan. Wow, may ganun. Yes, 180. Tapos, ito yung heater up and down yung may init. And then, mga 40 minutes ko lang siya tinimer. Pero, lulutuin lang natin to for like mga 12 to 15 minutes, guys. Ayan. So, ito yung ating baking pan. Ililipat ko na siya. Pero, syempre, lalagyan ko siya ng, anong tawag doon, anak? Parchment! Ayun. Parchment paper. Okay. Lalagyan lang natin ng milk dito sa ibabaw bago natin ipasok sa oven. Ganda na itsura ng oven. Wow! See you later after 12 minutes. Naamoy-amoy ko na. Nag-aamoy bread na siya. Oh, kita niyo na ba? Okay, masyado ko lang yata siyang nailagay sa may bandang taas. Dapat pala sa bandang gitna para hindi masyadong itim yung kanyang taas. Let's see. Here you go! Yeah! Wow. Parang unlucky! Oh my God! Yes! So, yan na! So, ang gagawin natin, syempre, lalagyan natin ng butter. Diba? Habang medyo mainit pa, pwede namang palamigin. Tapos saka lalagyan.
para mas kita mo yung butter. Thank you sa aking silicone brush. We are to put sugar. Ganyan na yan. Oh my God! Mukha siyang mas totoo. Oh my God! Mukha siyang masarap, guys. So, finally, naluto ko na yung first batch ng ating cheese rolls. At ito ang ating first batch din ng ating mga tasters. Okay, get yours. Ako guys, hindi pa kumakain. And yung second batch natin, nakasalang pa sa oven. Soft naman siya and fluffy. At saka gusto ko yung may konting kunat yung bread. Pero sa susunod, medyo ang lalaki kasi nung size, like this one, no? Para na siyang Spanish bread. So, liliitan ko ng konti. Gusto ko yung medyo cute lang. Ano masasabi nyo? Ma? Ma? Okay lang. Sarap. Okay lang, masarap. Ayun yung malaki. Odi. Okay lang din. Okay, fine. Hindi na ako magbe-bake. Puro okay lang sila. Wala silang masabi. Ang ba tawag dito? Spanish bread? Tawag dito. Oh my God, mamang. That's cheese rolls. Nakita mo may cheese sa loob. May melted cheese. Siguro next time, dadagdagan ko pa. Kasi yung sugar niya, guys, 1/4 eh. Gusto ko medyo may tamis ng konti. Dadagdagan ko pa siya ng konti. Thank you, thank you, thank you. Ay, ating next na mga tasters. Next batch, nag-outfit pa ako. Wala sa lugar. Meron tayong second batch of tasters. Okay. Yung ano unang batch, nakakatamad eh. Okay lang. Hindi. Okay. Cheese rolls yan na, FYI lang. Ati kami, June. Hindi, tagi-tagi isa. Parang balong-bol. Medyo malaki, no? Wow! Nag-melt yung cheese! Mataba. Saka hindi siya sweet, ano? Anong problem ng aking cheese roll? Nakaisa na ako, busog na ako. Oh, na, sobrang laki. Oo nga, eh, nalakihan din ako. Kanina to? Feeling ko kailangan pa ng butter. Butter? Butter and sugar. Pero masarap. Ang ganda ng ano, ang ganda ng texture ng bread. Maganda yung texture ng bread. Diba? Maganda at in medyo pwede siyang ilaban sa mga ano sa mga ano mamahaling ano bread kasi parang maganda yung flour or maganda ay dami ko sugar yan ganyan gusto ganyan dapat marami sugar patikim na pa ganyan bakit ka nagdala ako ng ano ano nasasarap nga pag maraming sugar sa butter ah oh, see ay ang sarap ang sarap ng tuto ka oh ako kanina nagtimpla to? Yan ako nagtimpla kanina to. Hindi po sa akin yan. Hindi sa akin yan. Hindi sa akin yan. Ah, kanina. Daddy, naubos mo ba yun? Kay mamang yan. Hoy! Hindi ako lang gaganyan. Hindi ko na kasi maubos, guys. So, hahatiin ko na lang muna. Ano rate mo? Rate mo, Tony? Hindi ko siya masyadong mahilig sa cheesy na bread. Medyo na-overwhelm ako sa cheesy. Ayun sa kulang ba? Ah, okay, okay, okay. Gets. Actually, si mami talaga. Yeah. Mapa-cheese, mapa-peanut butter, mapa-mayonnaise, OA maglagay. Di ba nga yung tortang talong niya? Wala na yung talong, te. Halos wala na yung talong, puro giniling at saka keso. Ano? Yung tortang talong pa, di ba? Ang ganito tortang talong pa. Pwede rin kasi, girl, gaganyan nyo sa butter, tapos gagantoy nyo sa sugar, oh, para mas madami dapat yung sugar. Ay, ganyan talaga pala dapat yung itsura. Ganyan nga. Ay, ikaw pala yung mali. Hindi kasi, di ba, iba ibang variation. Iba kasi ayaw na masyadong sweet. Ako kasi gusto ko talaga yung malaisimadong maraming butter at maraming margarine at saka maraming sugar. Si Mami Heidi, lahat ng marami gusto niya. Pati yung spaghetti nga, eh, wala na yung spaghetti sauce, puro giniling tsaka hotdog. Ganun siya as a person. Pero pag sa sugar, kulang-kulang. Take note ha, first try pa lang to ha. Ah, first try. Oh. Para sa first timer, napakaganda ng texture ng bread. Magaling, hindi palpakation. Nasa pagkamada ko yan eh. 89%. 1 to 10 nga eh. Ah, 1 to 10 ba? Nagtago na naman itong kasama ko. Eto nga. 8 over 10. Okay. 10 being Mary Grace. Marami pa, 2 points pa eh. Ikaw? Hindi, so many cheese. Okay. Okay. Pero yung tinapay lang po, nung naubos na yung cheese, pero masarap po pag ano, yung butter at sugar lang. Masarap na po.
kasi sa totoo lang, ang plano ko naman talaga nung una, yung ensaymada na bilog, yung pag-ganon, yung sa kanto-kanto lang. Kaya lang sabi ko, dahil level up nga yung aking oven, ni-level up ko din to cheese rolls. Paano nag-level up yung cheese rolls? Hindi ba dapat mas level up pag ensaymada? Hindi. Ah, ensaymada, wala siyang cheese, sugar lang, and margarine. Ganun lang siya. Tapos gaganon ko lang siya. Ah, simple. Ito kasi merong ano, cheese sa loob. Tsaka taba. Ang... Parang kasi bumili ka lang ng pandesal, tapos nilagyan mo ng cheese. Hindi, mas bagay kasi para sa akin yung cheese na palaman sa malambot na bread. Ano? Dami sinabi natin dalawa. Nakikita yung alam to. Na ganyan bread. Guys, so naiwan kong yung pinang-spread ko kanina na milk in me ko na lang. Thank you guys for watching. Ay, thank you guys for watching na ba? I hope hindi na kami na-miss. Kasi antagal na namin dito. True. And more videos to come. Thank you for watching. Bye. Bye.